isang magandang kwento mula sa aking nakasalamuha sa lumang bayan na di kalayuan sa may karagatan ng Kabikulan. Makalumang kwento na sadyang napukaw ang aking interes at lumipad ang aking isipan. Isang matandang istorya ng mangingisda sa may kabilang isla na tiyak na inyong maiibigan. At heto po ang kanyang kwento, mga kaibigan. Taong 1978, isang di inaasahang pagsalpok ng malalakas na alon at hangin dulot ng isang nakasalubong na bagyo. Aligaga ang lahat sa paglilimas sa pumapasok na tubig sa kanilang pangisdaang bangka, habang ang ilan naman ay pilit binubuhay ang makina, na ang iba ay nilalabanan ang lakas at puwersa ng kalikasan. Subalit, wala pa ni isa ang nanaig sa angking kapangyarihan ng karagatan, kung kaya wala nang nagawa pa ang mga nagpupursige na mga kalalakihang basang-basa ng rumaragasang bagyo, kundi ang isuko ang gabing ito at magpaubaya na tangi lamang pakay ay ang makasumpong ang lahat ng kaligtasan sa nag-aalimpuyong bagyo at makalayo. At ilang malalakas na kalabog ng pinto ang narinig ni Mang Danny, at nang kanya itong pagbuksan ay tumambad sa kanya ang mga pamilyar na mukha ng mga kamag-anak. Oh, Ramil, Tonyo, anong nangyari at naparito kayo? Kuya Danny, nasiraan kami ng bangka dahil sa bagyo. Buti nga, buhay pa kami. Ay, naku, nakakatakot yung alon. Ang lalaki. Ganun ba? Balita ko nga at may paparating na bagyo. Pero parang ang bilis naman yata bumagsak. Bueno, pumasok na kayo dito at makapagpatuyo. Oh, kayo ho dyan. Halina, at nang makahigop ng mainit na kape. Halina ho. Inanyayahan ni Mang Danny ang lahat ng mga kasama ng kanyang dalawang kamag-anakan, at siya naman pinaunlakan ng mga ito. Hindi naman sila nagtagal sa pananatili sa may lugar ng pinsan nitong si Mang Danny. Pinatila lamang ng bagya ang malakas na bagyo, at ang ilan sa mga kasamahan ng mga ito ay nakisabay sa mga ilang pumalakayang mga bangka na maaaring maghatid patungo sa kanilang pinagmulang isla. Samantala, Kuya Danny, maaari bang dumito pa kami ng ilang araw? Oo nga, Kuya. Alam mo naman pag uwi namin, puro bunganga ni Nanay lang yung maririnig namin dun Makasagap man lang ng sariwang hangin. Nakalagot kami kay Itay. Naku, pag iniwan namin yung kumpare niyang nasiraan ng bangka. Kaya kung ayos lang, Kuya, abang hinintay pa namin, makikisiksik muna kami sa'yo. Ayos lang ba? Oo ba? Total, mainam yan. Lalo pa kabuwanan na ng misis ko. At mas maigi, makakasama ako tuwing gabi. Lalo pa at... Ngunit, natigilan ang lalaki sa kanyang sasabihin. At mas inuna ang paghigop ng mainit na kape. Nalabis ipinagtaka naman ng dalawa nitong pinsan. Kuya, teka,
Anong meron sa gabi? Yan ka na naman eh. Huwag ka na nga masyadong matabil. Kung ano man meron dito, huwag mo nang uyratin pa. Lalo di naman tayo magtatagal dito. Tsaka baka makabigat lang kay Kuya Danny ang ginagawa mo eh. Eh, Kuya Danny, may aswang ba dito? Ay ko, matabil pala. Eh bakit ba? Mahirap na no? Mabuti na yung sigurado. Di naman tayo taga rito eh. At nagtawanan na lamang ang tatlo habang inaasikaso ang kanilang matutulugan. Masayang nagpalipas ng gabi ang lahat. Pare-parehas silang mga panganay na anak. At ang kanilang Kuya Danny ang nakatatanda sa lahat na siyang unang nakapagpamilya at nagpakalayo. Sir Narrator, galing po ang aming angkan sa may lupain ng Leyte na siya namang tawid dagat lamang ng Kabikulan at dito sa may tabing dagat ng Legazpi naninirahan ang maliit na pamilya ng aking pinsan. At dito din namin naranasan ang isang kababalaghan. Sapagkat isang araw, abala sila sa pagtulong ng pagkukumpuni sa malaking bangkang pangpangisdaan. Dapit hapon na ito noon at ang kulay ng kalangitan ay nagdidilim na asul. Pang Toto, madilim na. Hindi ko na makita yung ginagawa ko eh. Bukas naman. Oo nga, grabe naman Mang Toto. Pahinga na din muna tayo. May bukas pa naman no? At wala na lang nagawa pa ang matandang may-ari ng bangka, kundi ang bumuntong hininga na lamang habang nakapamewang. Labis na nitong minamadali ang muling pagkabuhay ng kanyang bangka at makaalis na sapagkat... Ay, bueno, wala na akong magagawa pa. Sana bukas, matapos na natin to. At ayoko dito. Ha? Ayaw nyo dito, Mang Toto? Eh, ang presko-presko kaya dito. Tapos solo nyo yung bangka nyo. Walang istorbo. Kesa naman ho dun sa may bahay nyo. Ang ingay-ingay ng bunganga ni Aling Marta. Mula umaga, dinig namin hanggang doon sa may bundok. Ngunit, seryoso ang matandang lalaki. At tinunguna ang sulo sa kasinindihan ang isang tumpok ng mga kahoy at naupo. Di nyo pala kilala ang lugar na to eh. Ay. At ikinuwento ng matanda ang kanyang munting alaala sa lugar na kanilang nasumpungan. Alam nyo ba, noong kabataan ko, naparito na kami noon pa. At hinding-hindi ko makakalimutan yung pagkakataon na yon. Ganitong-ganito. Huminto kami noon dito upang ayusin bahagya ang bangka at makabalik na mula sa aming pangingisda. At kung sa panahong ito ay kakaunti pa lamang ang mga taong naninirahan sa tabing dagat, ay mas lalo pa daw noon dahil iilan lamang ang mga kabahayan na makikita at napakalayo pa ng kanilang mga pagitan. Tahimik kaming kumakain noon ng aking ama kasama yung iba pa niyang mga kasamahan nang may isang babae kaming nakita. Napakaganda! Halos tumigil ang lahat sa aming ginagawa. Napatitig lamang sila doon sa may babaeng maganda. Akala ko pa nga noon eh, natutuwa ang aking ama dahil sa may nakitang magandang dalaga. Pero nagkakamali ako. Lo, ang pihi ka naman ng tatay nyo. O baka dahil kasama ka lang ho, Mang Toto. Tsaka baka magsumbong ka, ganun. Oo nga. Subalit, natigilan sila sa may seryosong mukha ng kanilang kapitan. Sapagkat,
ang babaeng aming nakikita ay tunay ngang napakaganda, na may mahaba at itim na buhok, at naglalakad ito ng mag-isa sa may aplaya. Oh, ano naman? Kung ako yun, aayain ko na agad yun sa may sayawan eh. Ngunit, mag-isa na lamang pala ang binatang si Ramil na natutuwa sa kanyang pagbibiro. Dahil, siya na lamang ang hindi nakakakuha sa malalim na ibig sabihin ng kwento ni Mang Toto. Dahil, Pinsan, hindi mo ba niintindihan ang ibig sabihin ni Mang Toto? Ha? Anong di ko makuha dun? Teka. At seryosong nagwika ang matanda sa may binata at mariin nitong sinabi. Iyo, bilang na bilang lamang sa daliri ang mga kabahayan sa may lugar na ito noon. At anong oras na nang makita namin ang babaeng tinutukoy ko? Bukod pa doon, mag-isa lamang itong naglalakad. At kilala ang lugar ng Kabikulan at Quezon sa kanilang bantog na usap-usapan noon tungkol sa isang mabalasik na nilalang. At ito ay ang Manananggal. Kung kaya, saka lamang nila naunawaan kung bakit gayon na lamang din ang pagmamadali ng kanilang mga kasamahan na mabilis makabalik papauwi sa kani-kanilang mga tirahan at hindi dito maiwan kasama ang kanilang kapitan. Ah? Seryoso? Tapos hinayaan niyo kaming gabihin dito kasama ka ng Toto? E paano na lang kung... Nang biglang, sabay-sabay na napalingon ang tatlo sa kanilang likuran sapagkat dumating ang kanilang Kuya Danny at ang esposa nito kasama pa ang ilang mga kasamahan sa pagkukopra at sinusundo na sila. Nakahinga ng maluwag ang tatlo at hinikayat na din ang Ginoong si Mang Danny na sumama sa kanila, lalo pa at mag-isa lamang itong natutulog sa kanyang bangka. Taka, hayaan niyo po. Wala man hong mga malilikot ang kamay dito. Mapanatagpo kayo at ligtas ang inyong bangka. Makakasiguro ho kayo. Taka, sirahan naman yung bangka niyo, Mang Toto, oh. Di na ba naman magnanakaw niyan? Di naman aandar yan, oh. Lakas mo, Mang Alaska, eh. Kanina, di mo nga alam kung anong gagawin mo, eh. Matapos nito, ay sabay-sabay na silang tumungo papauwi sa may kabahayan ng nakatatandang pinsan nito. At pagdating sa bahay, ay hindi maiwasang ungkatin ng binata ang tungkol sa kanilang napag-usapan. At dito, tuluyan nang mapupuyat ang binata sa kanyang malalaman. Dahil totoo ang sinasabi ni Kapitan. Kaya nga eh, ika ko sa inyo noon, mainam kung may makakasama ako kahit papaano. Lalo pa ngayon, kabuwalan na ng misis ko. Dahil ilang gabi na akong hinahalin-hinan ng aking mga kasamahan sa kuprahan upang magbatsyag sa buong paligid. Dahil pabalik-balik ang mga nilalang na yun. Nanlaki ang mata ng binata habol hininga sa kanyang pagkatuliro dahil sa lumulobong takot sa kanyang dibdib. Nang biglang nagulat ang binata sa isang hindi inaasahang kalampag sa kung saan at napatalon pa ito sa may ibabaw ng upuan. Subalit, oh, ayos ka lang ba, Anita? Sabi nang huwag ka nang magkikilos. Pa naman. Pasensya na ha, nagulat ko yata kayo. Nadulas kasi yung planganita sa pagkakahawak ko eh. Pasensya na. Diyos mio ka naman, Ate Anita, oh. Kala ko naman kung ano na eh.
gusto kasing si Tonyo eh. Masyadong matatakotin. Nadadamay tuloy ako. Ay wow. Nagtuturo ka pa. Bumaba ka na kaya muna dyan sa may itaas ng upuan, no? Ang dumi ng paa mo eh. Ipinapatong mo pa dyan. Maya ka nga. Cheat, doggy. Cheat. Apat loko to ah. At tila nakaligtaan na nga nila ang lahat ng kanilang kaba dahil sa kanilang paghaharutan. Makalipas ang ilang araw, tumulong ang dalawang binata sa may koprahan ng kanilang pinsan. Ilang sako ang kanilang ipinasan, saka inilagak ito sa may karo ng kalabaw at inabot na sila ng halos paglubog ng araw. Oh, naku, mukhang napasobra yata tayo ng inatang na sako at napakabigat na nito. Bale, ayos lamang ba kung sundan nyo na lamang ako o mauna na kayo doon sa may bahay para naman may kasama yung Ate Anita nyo. Ari ba? Tumangu naman ang dalawang binata at mas pabor daw ito sa kanila at mas makakapaglibot pa sa kapaligiran ng lugar. Kung kaya, nagsimula na silang maglakad. Tahimik nilang binabaybay ang landas patungo sa kabahayan ng kanilang Kuya Danny mula sa may itaas ng kabundukan. Uy, Pamil! Uy, sandali lang ha. Naiihi ako eh. Diyan ka muna. Huwag mo kong iiwan ha. Diyan ka lang. Plus naman no? Oo na. Ano ba yan? Bakit anong tingin mo? Masamahan pa kita? Ngi! Sige na, bisan mo! At naupo ang binata sa isang mahabang nakatumbang puno. Ay, salamat! Nakaupo din! Oh, takit ang likod ko dun ah. Buti ba dito eh? Masarap yung hangin. Maaliwalas. Ay, tapos madaming ibon. Tapos may babae. Eh, babae? Uy, Tonyo! Tonyo! Anak ng... Ah, teka. At natigilan ang binata dahil sa kapilyuhang naiisip nito. Tila lumukso ang puso nito sa kanyang nakikita. Isang babae. Napakaganda nito at tahimik na naglalakad sa may kakahuyan. Bit-bit ang isang bayong. Kinikilig pa ang binata habang sinusundan ito. Wari, ngayon lamang nakakita ng babae sa buong buhay at kulang na lamang ay maglaway. Grabe ka naman, parang sinusundan lang eh. Kulang na lang sabihin mo manyakis ako. Ate ka nga. At tahimik pa nitong sinusundan ang babae habang tahimik din itong naglalakad. Ngunit biglang huminto ang binibini. Tila nararamdaman ito na may nanunubok sa kanyang likuran. At dahan-dahan itong lumingon. Subalit, mabilis na nakapagtago ang binata habang habol ang kanyang paghinga. Iniisip na baka pag-isipan ito ng hindi maganda ng dalaga. Ngunit, nagwika ang babae. Alam ko, nariyan ka. Lumabas ka na. Huwag ka nang mahiya. At di na nagpatumpik-tumpik pa ang binata at mabilis na ibinunyag ang kanyang sarili at nagwika. Ay, pasensya ka na. Di ko naman nais na takutin ka eh. Saka, sa itsura kong ito, di naman ako nakakatakot, di ba? Pogi-pogi ko kaya. At matamis na bumungis-ngis ang dalaga. Nalabis namang nagustuhan ng binata ang mayuming pagkilos nito na nakangiti habang napapayuko pa. Hihirit pa sana ang binata ng kanyang mga buladas, demonyakis. Nang biglang, Uy! Bakit mo kiniwan? Grabe naman to!
Napabalikwas ang binata sa kanyang pagkakagulat at nilingon nito ang kasama at sabik na ipinakita ang dalagang nasilayan. Subalit, Ayan! Kung ano-ano na naman kasi pinag-iisip mo eh. Wala naman eh. O talaga, tigil-tigilan mo na nga yung pagbabasa mo ng dyaryo. Lalo pa eh, sa 7 pahina ka lang naman interesado. O talaga, magsimba ka nga. Kadiri ang nasa isipan mo eh. Baka mo. Hindi. Seryoso ko. Totoo. Kausap ko nga lang kanina yun dito eh. Teka nga. Baka nga sa'yo yung natakot yun eh. Ayusin mo kasi yung muso mo. Para kasing laging nakasahod yun eh. Kala mo susup-sup ng kohol. Kaya siguro natakot yun eh. Wala tuloy. Sayang naman oh. Ilang sandali pa silang nagtalo. At kalaunan na pagdesisyonan na tumuloy na muli sa kanilang pag-uwi. Kinagabihan. Sa gitna ng kanilang hapagkainan ay napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang nakita sa may kakahuyan. At dito, natigilan ang kumakain na Ginoo dahil sa kanyang nalaman. Nagmamadali na itong tinapos ang kanyang panginginain at nagwika. Emil, Tonyo, sasaglit lang ako sa may labas ha? At kayo nang bahala muna dito, ha? Sapagkat kanilang nalaman na ang kanila palang nakitang dalaga sa may kakahuyan ay ang siya ding nilalang na noon ay siya ding ang nakita ng kanilang kapitan. Ang magandang dalaga na siyang palakad-lakad tuwing gabi at siyang bantog na sa gabi ay naglipa na at ang mabalasik na manananggal. Seryoso? Di nga. Yan. Kung sino-sino kasi pinagkakausap mo eh. Pinasunod mo pa yata dito. Ang hilig mo kasi sa babae lintik eh. Ay! Aba! Balik ko ba? Ang ganda kasi. At lumipas ang magdamag. Hindi nga mapagkamalian at siya namang pagpaparamdam ng naturang nilalang. Paikot-ikot ito sa may itaas ng bubungan. Pumapagaspas. Umaangil. Na noon ay hindi naniniwala ang dalawang binata sa ganitong mga bagay. Sapagkat wala naman silang sariling engkwentro ng personal kundi mga salindila lamang. At heto ngayon ang dalawang binata. Akin na sabi ang ita. Tayo na itong si Bat. Sige na. Tiga ko nga. Sa'yo na yan. Bagay sa'yo yan, no? Buha ka namang patpat eh. Mas bagay nga sa'yo to, oh. Katerno ng muso mo. Sa'yo na to. Sa'yo na sabi to eh. Sige na. Kada yung ngitak mo. Nang biglang, nagwika ang nakatatandang pinsan ng mga ito. Tumigil lang nga kayong dalawa. Bueno, kung sino may hawak ng sandata, siya ang lumabas doon para bugawin yung nasa itaas na yan. Di na. Nasabay bitaw naman ng dalawang binata sa kani-kanilang mga hawak at nagtuturuan. Sabi mo sa ito ha. Di na, dalawa na sa'yo. Padupang ka eh. Lulululul. Sa'yo nga, sabi mo, diba? Ka naman gulo. Wait, Annie, oh. Ayaw, oh. La, ayos ka talaga, eh. Sorry! Napapailing na lamang ang Ginoo sa dalawang binata sa bigla ding pananahimik sa may sulok ng mga ito. Sir Narrator, hindi po dito natapos ang gabing iyon dahil ilang beses naming narinig na parang may malaking ibon na dumadapo sa may itaas ng kabahayan na tila ikinikis-kis pa nito ang kanyang buong katawan sa ibabaw ng bubungan at magpahanggang sa ngayon ay markado sa aking isipan
ang tunog ng pagpapagaspas ng nilalang noong gabing iyon. Makalipas nga po ng ilang gabi ay kinasanayan na namin ang lahat at di lumaon ay sinundo na din kami ng aming mga ama. Sapagkat iniwan na po kami ni Kapitan at sumbong pa nito ay kasulukuyan lamang daw kaming nagliliwaliw sa may Kabikulan kung kaya ilang kurot sa may patilya ang aming inabot. Mga kaibigan, may mga hiwaga sa ating kapaligiran na sa panahong kasulukuyan ay tila wala lamang sa atin ito o walang katotohanan sapagkat hindi natin ito nararanasan. Ngunit hindi lahat ng ating di nakita mula sa may nakaraan ay di pa rin natin kayang pabulaanan. At bago po natin tapusin ang ating kwentong ito, ay nais ko pong sabayan ninyo ako sa isang pinakamabisang pangontra at sandata sa lahat ng kampon ng kadiliman. Pasintabi din po sa hindi tugma ang paniniwala at pamamaraan ng pananampalataya. Nawa ay sabayan niyo po ako gamit ang inyong mas mabisang dasal na sandata. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yun lamang po mga kaibigan, naway abutan kayo ng ating mga kwento sa rurok ng magandang kalusugan at manatili po tayong malayo sa peligro. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!